Patuloy na binabantayan ng City Health Office sa Bacolod City ang mga pinagkukunan ng tubig at pagkain dahil mas dumami pa ang mga kaso ng acute gastroenteritis at kolera ngayong buwan. Ang datos na inilabas ng CHO Sabado ng gabi ay nagpapakita na mayroong 486 na kaso kung saan 30 dito ang tinamaan ng kolera na isang acute diarrheal na sakit. Sa pinakahuling 23 na kaso kabilang ang 21 AGE at 2 pasyente ng kolera ay naiulat mula December 4 hanggang December 10. Hindi bababa sa 17 pagkamatay ang nauugnay sa 2 sakit na ito ang nakumpirma sa pagitan ng September 11 at December 3. Sa isang ulat, sinabi ni Dr. Maria Carmela Gensoli, ang City Health Officer nitong nakarang linggo, ipinagpapatuloy na nila ang inspeksyon sa mga kantin at palikura ng paaralan, gayon din sa mga water refilling station at nagsasagawa ng mabilis na water testing at disinfection ng mga balon sa iba't ibang nayon. Tumulong din aniya mga health personnel sa deworming ng mga ambulant vendor na nagbebenta sa ilang lugar sa paligid ng lungsod. Inirekomenda din ni Gensoli ang karagdagang regulasyon ng mga istasyon ng pagpupuno ng tubig sa pamamagitan ng buwan ng pagsubaybay at buong mga order sa pagsasara para sa kaukulang mga permit at katayuan ng pagsubaybay sa tubig. Sinabi ni Gensoli na plano rin nilang magtalaga ng mga sanitation inspector para magbigay ng technical assistance sa mga barangay sa interpretasyon ng resulta ng water sampling. Ang CHO ay magsasagawa rin ng mga basic food safety courses upang masangkapan ng mga tauhan ng barangay sa pagre-regulate ng mga ambulant food vendor sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanila para sa madali ang pagsubaybay. Yan ang ating balita ngayong oras na ito. Ito si Eloise Dinglasan para sa News Feed. The News Feed.